So, yun na nga, dahil dumating na yung in-order ko na welding machine sa Lazada, so nararapat lang na bumili na rin ako ng welding helmet. Kasi merong kasamang mask yung welding machine, kaso mask lang, manifest, tapos ang pangit ng lens. So ito, bumili ako ng welding helmet para balot na balot yung mukha natin, para safe yung mata, para yung mukha natin safe. Mukha ko pala. So ito yung binili ko, Kobewell, kasi sabi ng ano, ito daw yung pinakamagandang helmet nila eh. Ito, auto darkening. Tapos 2,650. May free safety goggles pa. So, ito yung mga kasama. Meron pang mga extra na lenses. Ito yung pinili ko na design, parang Spider-Man. Yan. Ganda. Welding helmet na Spider-Man. So ito, bubuksan na natin. Yan, unboxing tayo. Parang wala yata yung gagawin sa yeah, lens. Wala yung goggles, oh. May free goggles sa box pero wala sa ito, oh. Safe, free safety goggles pero wala. Hindi ko na check, ah. Ito, tatanggalin lang natin itong mga stickers. Remove daw. So, tatanggalin natin. Tapos yan pa, isang parang film. Tatanggalin din natin. Japan daw. Kobewell, Japan. So, dito sa loob, meron pa siyang mga, ano. Yan, oh, meron pa mga ganap sa loob. Mga pang-adjust. Tapos, ito, na-adjust din siya. Siyempre, iba-iba yung sizes ng mga ulo, kaya ito nag-a-adjust. Meron siyang adjuster sa likod. Tapos dito rin sa gilid. Pag gusto mong pagkayoko, nahuhulog na lang siya automatic. Yan. So, ito ay kakabit na natin yung parang, kumbaga ito yung welding rod niya. Parang ito yung flux. Kakabit lang natin, tatanggalin para lang siyang soldering lead naka-rolyo. Tapos ito, puputuli natin yung dulo kasi hindi siya straight. So ano pala, paps, mga hawakan natin yung dito, mahigpit yung tawag dito, yung flux, kasi taong tawag yun, parang kakawala siya sa rolyo pag hindi mo hinigpitan. Kumakawala ba yung tawag doon. Tapos ito, straight lang natin yung ito, yung flux core, para mapasok natin kasi maliit lang yung butas. So ganito yung pag pasok sa baba. Bali sa baba doon, dadaan yung ano, wire. Ito, pasok lang natin. Nakababa yung lock. Yan, ito yung mga lock. Tapos ito, baba natin ulit. Yan, angat yung lock. Tapos higpitan. So ito, yung isang kamay ko nakahawak pa rin dun sa ano, sa mga wire, kasi natatanggal kasi siya sa ano, sa rolyo. Balik natin yung lock at merong spring. Tapos ito, itong parang thread niya yan. So, higpitan natin para hindi na siya gumagalaw ng kusa. Kasi natatanggal yung ibang ano, flux. Napanood ko lang din sa YouTube kung paano maglagay na. So, yeah, i-check natin. Lagay muna natin sa 80. Tapos, i-adjust na lang natin mamaya yung wire speed. Tapos, titingnan natin kung dito lalabas nga ba yung flux core dito. So, yan, lumabas nga.
So okay na, yan tama na kasi sayang konti lang yung free na ano. Putulin natin dito, yan. So yan, okay na. Pwede na tayong mag-welding. Pero bago yan, ito. Siyempre bumili na rin ako ng welding gloves para safety tayo, safe yung kamay natin. Kailangan natin ng mga safety gears. Siyempre first time welder ako, ito yung pinaka first time na nag-weld ako, kaya kailangan natin mga gears. Ito, welding gloves, saka suot natin yung helmet. So yan, yung pinakaunang welding job ko is ito. Kakailanganin ko to sa pagtanggal ng spring ng shock. Kailangan ko ng mahabang bolt, pero well, maiksi lang yung meron. Ito yung, kaya pagdugtungin ko na lang. So ito na yung unang weld. So yan, parang matibay naman yung gawa ko. Oh, yan oh. Kalain mo na idugtong ko nga. So, ito na yung shock. So itong sprocket na parang base natin, lagyan ko lang ng dalawang nuts para magsilbing bracket ng shock. Not bad for the first timer. For first timer, nagawa ko rin siya. Ito, palit na tayo ng gloves kasi natanggalin na natin yung springs ng shock. Hindi na tayo mag-weld. Change gear tayo. So, ito, ilagay lang natin yung bolts dito sa parang base. A powerhouse. Tapos ito yung shock. Pasok natin yung nut. Ito yung hahawi dun sa shock para hindi rin siya aangat. Tapos ito. Pinili ko na sprocket na itong ginamit ko is sa TMX kasi medyo malaki yung ito ng may hawak ng springs. Ito yung sa taas. So, mag-a-adjust na lang kayo mga paps. Kung sakaling yung maliliit na springs lang yung sa shock nyo, di ito, kasyang-kasya. Pag maliit yung springs, yung maliliit din na butas na sprocket or kaya kahit anong maliit na butas, mas maliit para kasya sa spring. Tapos ito, higpitan lang natin hanggang sa makita natin yung nut. So, gamit pala natin na pang sundot dun sa nut sa ilalim is ito 17. So ganito lang i-ano lang natin dun sa ilalim, yan. Merong nut yan sa ilalim, tapos ikutin natin to para yung wrench natin sasandal dito sa isang bolt para hindi tayo mahirapan ikutin to, yan. Tapos ikutin lang natin yan.
hanggang sa matanggal. So pagkatanggal natin dito, luluwagan ulit natin yung mga nuts. Tatanggalin tong sprocket sa taas para matanggal natin yung spring. So ganun lang, ganun din yung gagawin natin dun sa isa pang shock, yung sa left side naman. Ito, tatanggalin lang natin to. So successful naman yung first welding job ko. Nagawa ko yung gusto kong gawin. So ito, lilinisin lang natin. Tatanggalin natin itong mga dumi tsaka kalawang, tapos lilinisin. Gawin natin bago ulit. Baka sa susunod na video, pakita din natin kung paano natin restore itong shock absorber na ito. So thank you for watching mga paps. Hanggang sa ulit.